Well, ngayong araw nga mga idol ay binigyan tayong update neto ni Coach Darvin na pati na rin ng ilang mga NBA reporter matukol nga dito sa lagay ng injury ni LeBron James. Pero bago nga natin yan pag-usapan ay ito muna nga si Stephen Curry at ang kanyang ginawa mga idol matapos niyang makaaksidente at tamaan nga itong ball boy na ito sa kanyang muka. Well, mukhang nag-sorry na itong si Stephen Curry mga idol after the game at binigay niya nga mga idol ang kanyang game-worn jersey kung saan tinalo niya nga ang team ng Milwaukee Bucks. So yan nga ang naging bawi ni Stephen Curry mga idol matapos nga ng kanyang malaking kasalanan dito sa ball boy na ito. At mukha namang walang seryoso na nangyari nga sa kanya na injury at mukhang nakapag-move on na rin siya at ayun, naswertihan pat na bigyan ng game-worn jersey ni Stephen Curry. Pero bago natin pag-usapan yung update kay LeBron ay ito muna nga mga nasabi ni Anthony Davis post-game matapos nga ng kanilang pagkatalo sa team ng New York Knicks. Well, nagustuhan ng mga Lakers fans na itong si AD is taking accountability. Matapos nga na magkaroon nga siya ng 17 points lamang, 8 out of 18 mga idol sa kanyang field goal attempts at 1 out of 5 lamang sa mga free throws ay itong sinabi ni Anthony Davis. I played terrible. I couldn't make a shot. I couldn't make a free throw. I couldn't make a layup. Ito nga daw kanyang mga teammates did their job, but he didn't do his job. Yan nga mga idol ang pag-aamin ni Anthony Davis at pag-acknowledge na talaga namang hindi maganda ang kanyang performance laban nga sa Knicks kaya nga't mga idol hindi sila nagwagi. Sabi nga ng mga Lakers fans, si Hartenstein nga daw ang bumabantay kay AD for the most of the game kaso hindi nga siya nag-take advantage. Masyado nga daw siyang nakafocus sa playmaking mga idol at catching gloves lang dito kay D'Angelo Russell. Kaya nga ayun, nauwi si AD sa 17 points lamang on 18 shots. Pero I think mga idol, maganda nga maaga-agad na recognize ni 3AD na isa nga siya mga idol sa mga dahilan kung bakit natalo ang team ng Lakers. Talaga namang parang hindi nga AD yung ating nakita mga idol laban niya sa team ng Knicks. Hindi nga siya aggressive mga idol at kapag hindi aggressive si Anthony Davis ay talagang maapekto ng mga Lakers player dahil hindi na siya masyadong pagtutuunan ng depensa ng kanilang mga opponent. Kaya nga dapat mga idol sa mga next games na ito ni Anthony Davis ay patuloy nga siyang maging aggressive kahit malaking tulong na itong sila D'Lo at ang ibang mga Lakers player. Kailangan niya pa rin mga idol na i-impose ang kanyang sarili mga idol sa laban dahil alam naman natin na very unstoppable talaga itong si Anthony Davis once he gets going. At ngayon nga mga idol ay ang update na patungkol dito kay LeBron James ni Coach Darvin Ham bago ang laban nila. Sabi nga neto ni Coach Darvin na mga idol na itong si LeBron ay lumayo nga daw muna sa team ng Lakers para nga makapag-focus ng completely sa kanyang pagre-rehab. At ngayon nga daw balik na si LeBron James sa team ng Lakers at sinabi niya na everything is going according to plan. Walang hindi maganda na nangyari mga idol sa pagre-rehab neto ni LeBron James. At sa Instagram update sa atin ni LeBron James mga idol na ngayon nga daw ang ganyang rehab process ay sa gym pa lamang, weightlifting at hindi pa nga daw kasi siya pwede na bumalik sa court. Pero mga idol, sabi nga rin ng mga ibang mga NBA reporter, ang update nila dito kay LeBron James ay in 1.5 week nga daw ay i-re-evaluate na itong si LeBron James kung ano na ang kanyang kalagayan, kung okay na ba siyang bumalik or kung ready na nga siyang mag-ramp up ng kanyang pag-return or kailangan pa ng mas mahabang panahon. Pero ang isa nga daw na malaking positibo na nakita ng mga NBA reporter, ESPN reporter na si LeBron James is out of his walking boot nga daw mga idol and walking normally. Ang ibig sabihin lang niya mga idol, pain-free na itong si LeBron James sa kanyang injury na paa at mukhang normal na ulit ang kanyang pakiramdam dito at ang proseso na lang dyan mga idol is getting back on the court. At ngayon nga, ang tanging magagawa na lamang ng mga Lakers fans at ang mga fans si LeBron ay abangan nga mga idol ang next re-evaluation ni LeBron James at ang update doon in 1.5 week.